sa mga aftermarket na medyo mura pero quality na siyak, Takasago, the best ng Takasago. Yo, what's up mga kaduit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At may bisita na naman tayo. Ang pagbabalik na naman. Pagbabalik ng probinsyano. So, ayan, si Paring Rod. At ang problema niya kasi yung siyak niya. Puro tagas na dahil yun nga, nag-foodpanda siya. Foodpanda. Ayan, puro tagas na ang kanyang siyak. Kaya yun, papalitan natin ngayon yan muna. So, babaklasin muna natin itong top box niya. And then, itong mga flarings para madukot natin. Hindi kasi madudukot siya nang hindi natin, kung hindi natin babaklasin ang mga flarings. Yan kasi yung problema ng mga wave, smash, hindi mo madudukot. Kaya, baklasin muna natin. So, hindi na tayo magtatanggal mga kaduwit ng box. Dahil, mahirap. So, ang gagawin natin, dudukutin na lang natin dito. Sa, yan. Dukutin na natin kasi nabukan na natin yung clearings eh. Mahirap pa, pambabaklasin natin lahat. So, dukot-dukot na lang ang gagawin natin. So, yan at dito muna natin unahin palitan sa kabila para hindi siya bumaba. Isa lang muna. So, same height lang naman yung gagamitin natin. So, ang ipapalit pala natin ay Takasago. So, wala tayong nakuhang painted na Takasago kaya ito na lang yung kinuha natin. Hindi naman kinakalawang ang Takasago unlike ng ibang brand. So yan, maganda to, heavy duty talaga to. Sa mga aftermarket na medyo mura pero quality na siyak, Takasago, the best ng Takasago. So yan yung ipapalit natin. So, anong nangyari sa siyak niya mga kaduit? Pansinin nyo. Tumagas na ng husto. Ayan oh. Grabe yung tagas. So, ano na to? Matagtag na. So, ang pinalit natin ay halos mababa pa lang ng konti. Siguro mga konting-konti lang. Medyo lumowered siya ng konti. Siguro mga 3. Mga 1 inch lang. Wala pa. Tama kasi nahirapan siya sa mga... So, nag-modify tayo mga kaduit. Kinuha natin yung bushing nito kasi medyo mahaba siya eh. So, tinanggal natin yung bushing nito. Tapos itong sa luma, yun yung nilagay natin dito. So, ano siya? Itong inalis natin dito medyo mahaba. Kaya sikip. Kaysa mag-modify pa tayo, palitan lang natin ng bushing. Set mo nga yung silipin ko lang muna. Okay, so itong isa babaklasin muna natin yung isang clearings bago natin mapalitan ng bushing. So, isang shock pala, hindi clearings. Ang ganda nga itong design ng clearings na yan. May ano, may bushing na hindi siya basta-basta. So yan mga kaduit at ayaw lumabas ng shock kaya ang ginawa natin nilogan pa natin yung kanyang tambutso yan. At pwede na tanggalin. So medyo matrabaho talaga magkabit ng shock lalo na kung ayaw pumasok.
So ayaw lumabas. So kukuha natin yung dalawang bushing kasi hindi magmamatch dun sa distance ng mounting. Kaya papalitan natin. Papalitan natin ng bagong mounting. Bagong bushing. Ayaw gusto yung kalalabasin mo na. Okay. Mati, maganda naman itong quality na. Sumikat kasi ito sa mga ano, siyak ng tri-skill. Ito talaga ang sikat ng brand. Okay, napalitan na natin. So, hindi kasi pwedeng hindi natin papalitan dahil ay hindi siya papasok dun sa bracket. Repaso yung ano. Okay, it's done. Kabit naman natin yung baba. So dito pasok muna natin tong isa. Dapat ng kunti yan eh. Pasok mo. Dito ito. Kabilang side. Okay. And then balik na natin yung tambucho dahil okay na. Tapos wala pang katulong. Hirap. Yan! Ang ganda ka na ako ng tingnan. Oo. Wonder pa. Para. Man.
Lemon on pack. Okay. So, kakabit na natin yung clearings. Ha? Pumulog po. Malikot din siya eh. Hindi na yan. Humikpit na yun doon. Ay, magkatog ba sama sila? Magkatog. Magkaduktong yan. So, clearings naman. Kabit natin. So, yan mga kaduit. At naikabit na natin yung shock niya. Okay. Takasago brand. Tiba yung Takasago kumpara sa ibang brand. Tsaka medyo bumaba ng konti, siguro mga 1 inch. So yun, at maraming salamat sa muling pagbisita ni Paring Rod. Thank you very much at sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. God bless po sa inyo lahat. Thank you very much po. God bless.